Kabanata 6. Ako si Alter Vincent Siasit at aming tatalakayin ang pangalawang paglalakbay. Matapos lisanin ni Rizal ang Pilipinas dahil sa kontrobersyal na no-limit tanghere, ay atin namang talakayin ang mga bansang pinaglakbayan ni Dr. Jose Rizal mula Hong Kong, Japan, Estados Unidos, London, Pransya, Belhika at Madrid. Noong ikatatlo ng Pebrero 1888, umalis si Rizal ng Pilipinas pagkaraan ng 6 na buwan ng pagdigil rito. Sinamahan siya ng kanyang mga bayaw at pinsan sa Playa ng Maynila. Tumigil siya sandali sa Hong Kong at tumuloy sa Victoria Hotel. Noong 11 ng Pebrero, natapat na may pagdiriw ang mga Chino. Dinalaw ni Rizal ang kanyang kaibigan at abogado na si Ginoong Jose Maria Basa sa kanyang tahanan. Si Ginoong Basa ay isa sa mga ipinatapon ng pamahalaan sa Marianas, bunga ng pagkakasangkot ng pangalan nito sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Mula sa Marianas, tumakas si Ginoong Basa sa Hong Kong. Nagkataon naman na nakatagpo ang landas nila ni Laurel, katiwala ng mga prailing Dominicano sa Maynila. Sa kanya, napag-alaman ni Rizal na ang mga Dominicano ay nagmamay-ari ng mahigit 700 bahay sa Hong Kong bukod pa sa maraming negosyo sa nabanggit na kolonya. Noong 18 ng Pebrero, nagtungo si Rizal sa Macau, lulan ng bangkang Kiukyang. Kasama niya sa bangka si Ginoong Basa, Jose de Veranda, mga Portugues at Ingles. Si Ginoong Veranda ay dating kalihim ni Gobernador General Terrero at pinaniniwala ang inatasan ng pamahalaang Kastila upang sabaybayan ang mga kilos ni Rizal. Nang makarating sa Macau, nagtungo ang pangkat sa bahay ni Don Juan Francisco Licaros. Si Don Juan ay isa sa mga Pilipinong nakapag-asawa ng isang Portugues na ang uri ng hanap buhay ay ang pag-aalaga ng mga halaman. Naging mainit ang pangtanggap sa kanila roon, pagkaraan ay pinasyalan nila ang mga teatro, kasino at iba pa. Kinabukasan, nilibot nila ang syudad, dinalaw ang groto ni Luis Camoens, tanyag na makata ng Portugal, ang harding botanikal, mga basar at mga pagoda. Nang sumunod na araw, lulan muli ng Kiukyang, nagbalik sila sa Hong Kong. Ako si Charlie Tirado. Samahan ninyo ako at sundan ang paglalakbay ni Rizal sa bansang Hapon o Japan sa Ingles. Noong 22 ng Pebrero, 1888, lulan ng barkong Oceanic, nagtungo si Rizal sa bansang Hapon. Labis niyang hinangaan ang kariktan ng kapaligiran tulad ng mga bulaklak at puno at mga payapang tao nito. Sa kanyang talaarawan, binigyang pansin niya ang kalinisan, katapatan, kasipagan at pagkamagalang ng mga Hapon. Hindi niya malimutan ang masinop na pananamit at karisma ng mga Haponesa. Araw at gabi, nakabukas ang mga bahay. Sa mga hotel, makapag-iiwan ang sinuman ng salapi o anumang mamahaling bagay sa mesa nang hindi nawawala. Madalang lamang ang mga pulubi sa lansangan. Ang hindi lamang niya nagustuhan ay ang rickshaw na kung saan ang tao ang humihila sa naturang sasakyan. Hanggang sa ngayon ay ganoon pa din naman ang kalagayan ng bansang Hapon. Hindi maitatanggi ang kagandahan at pagkadisiplinado ng mga tao rito. Ang katapatan ay isa sa mga magandang kaugalian ng mga Hapon. Nag-aral si Rizal ng wikang Nipongo at ng sining ng pagtatanggol sa sarili. Nakilala rin niya at napalapit sa kaniyang puso si Osei Seiko na tinawag niyang Osei-san. Isang Haponesang anak ng nagmamay-ari ng isang malaking tindahan ng mga inaangkat na bilihin. Maganda, mabait, at matalino si Osei-san, bukod sa mahusay siyang magsalita ng Ingles. Bago pa lumaon ang kanilang pagmamahalan, ipinasyanan niyang magpaalam at tumulak patungong ibang bansa. Nanaig pa rin kay Rizal ang kaniyang tungkulin sa bayan. Kung hindi lamang mahal ni Rizal ang kaniyang tinubuang lupa, malamang
ay kanyang pinakasalan si Usoy Seiko at namuhay ng payapa sa Hapon. Buwan lamang ang tinagal ng kanilang pagmamahalan. Habang naglalakad si Rizal ng dapit Hapon, kaniyang nasilayan ang angking karikitan nito at tinanong ang isang hardinero kung ano ang ngalan ng dilag na Haponesa. Naging mabuti ang samahan nilang dalawa. Sa katunayan, si Seiko ang naging tour guide nito. Siya rin ang nagturo ng Nipongo kay Rizal, kung kaya't hindi niya nakakagulat na nahulog si Rizal sa kanya. Mula sa bansang Hapon, lulan ng barkong Belgic, ay nagtungo na si Rizal sa San Francisco, California. Isa sa mga pasaherong nakasama niya ay si Techo Sohiro. Isang Hapon na tulad niya ay umalis sa sariling bayan dahil sa kaniyang liberal na kaisipan. Nabanggit ni Rizal kay Techo ang diwastong pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas at tungkol sa kaniyang nobela na ipinagbabawal na basahin ng mga otoridad. Tulad ni Rizal, sumulat din si Techo ng isang nobelang pinamagatang Nankai no Daiharan o sa Ingles ay Storm Over the Southern Sea o Sigwa sa Katimugang Dagat naman sa Tagalog. Sa nobela, si Takayama ang pangunahing tauhan ay may malaking pagkakahawig kay Ibarra ng Noli Mitanghere. Naglathala din siya ng isa pang nobela na may pamagat na O Unabara o sa Ingles ay The Big Ocean na may hawig naman sa El Filibusterismo. Nakasisiyang banggitin na pagkaraan ng isang taong pag-alis ni Techo sa Hapon, nagpatibay ang kanilang saligang batas noong 1889. Natupad ang kaniyang pangarap. Di naglaon, si Techo ay naging kasapi ng lehislatura ng Hapon. Sa kaniyang ilang tala, nabanggit niya ang isang matalinong Pilipino na nagngangalang Rizal na nakasakay niya patungong San Francisco sa Estados Unidos. Parehong nagtagumpay sa kanilang nais si Rizal at Techo. Nabigyan din ng pagkilala ang isang Pilipino dahil sa di inaasahang pag-cross ng landas nilang dalawa. Ang paglalakbay ni Rizal sa bansang Hapon ay minsang naging dahilan upang talikuran nito ang kaniyang bansang naiwan. Ngunit dahil sa kaniyang maalam na pagmamahal sa bayan, ninais niya itong unahin. Atin namang sundan ang paglalakbay ni Rizal sa Estados Unidos na isasalaysay naman ni Cedric Beltran. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Cedric Malikdem. Ngayon, tatalakay natin ang 6 na kabanata o ang pangalawang paglalakbay ni Rizal. Pag-uusapan natin ang pagtungo niya sa Estados Unidos, taong 1668. Sabado ng umaga, 26 ng Abril, 1668, dumating ang barkong Belhik sa daungan ng lungsod ng San Francisco. Hindi pinayagan ang mga pasahero na makababa ng barko at sila ay kinuwarantena dahilan sa takot ng mga Amerikano na ang mga ito ay mayroong dalang sakit na kolera. Bakit kaya kolera? Nabigla si Rizal sa dahilang noong panahon yun ay walang epidemya ng kolera sa malayong silangan. Nagulat si Rizal dahil batid niyang walang kolera o anumang epidemya sa lugar na pinanggalingan nila. Ang konsol ng Estados Unidos sa Hapon ay nagbigay ng patunay na walang epidemya ng nasabing sakit. Nagpahayag rin ng gobernador ng Hong Kong na walang kaso ng kolera sa China. Kabilang si Rizal sa mga nagprotesta. Kung walang kolera o epidemya, ano kaya ang tunay na dahilan? Napag-alaman ni Rizal na ang pagpigil sa pagdaong ng barko ay dahil na rin sa politika. Nalaman ni Rizal na ang dahilan ng kwarantena ay upang hindi makapasok agad ang mga manggagawang Chino sa Estados Unidos na ayaw ng mga Amerikanong manggagawa. Pag pumasok ang mga manggagawang Chino ay may tatalo ang nakaupong presidente ng Amerika sa nalalapit na eleksyon. Sa aking pananaliksik, noong panahong palang iyon,
ay nilalapit na ang eleksyon sa Estados Unidos. Upang manatili sa pwesto ang kasalukuyang pangulo na si Grover Cleveland, kailangan niyang ipakita na ang kanyang administrasyon ay tunay ngang naghihigpit sa tinatawag na Chinese immigration o pagpasok ng mga inchik upang mamasukan o tumira at manatili sa Estados Unidos. Napansin ni Rizal na taliwas sa alituntunin, may 700 bagahing sedang inchik ang itinaong ng hindi man lamang sinuri. Ang doktor ng naturang barko ay nanahimik lamang sa mga isyong kwarantena. Nakaalis si Rizal at ang mga behero mula sa primera klaseng kabina mula sa kwarantena pagkatapos ng isang linggo. Ang mga Hapon at Chino ay kinulong pa ng mas mahabang panahon. Tumuloy si Rizal sa Palace Hotel sa kanyang panahon ng pananatili sa San Francisco. Mula sa San Francisco ay tinawid ni Rizal ang kalawakan ng Estados Unidos hanggang sa lungsod ng New York. Narating ni Rizal ang New York noong 3 ng Mayo, 1668, at kanyang sinabi na ang lungsod ay isang napakalaking bayan. Sa pananatili sa Estados Unidos, natuklasan niya ang kaunlaran ng bansang ito. Ang kaunlaran ng Estados Unidos ay makikita sa kanyang malalaking lungsod, malawak ang bukid, at lumalagong industriya at abalang mga pabrika. Pati na rin ang pagiging masigasig ng mga mamamayang Amerikano. Ang mataas na antas ng pamumuhay ng mga tao, ang magandang pagkakataon para sa mga dayuhang manggagawa. Isa sa mga hindi magandang impresyon ni Rizal ay ang umiiral na di pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Ang Amerika ay isang magandang bayan para sa mga puti at hindi sa mga taong may kulay ang balat. Sumulat siya kay Mariana Ponce at sinabing hindi yan ang pangkalayaan sa Estados Unidos. Ang mga Chino ay tinuturing na mangmang at ang mga Hapon ay napagkakamalang Chino. Noong 1690, 2 taon makalipas ang paglalakbay ni Rizal sa Amerika, naimbitahan siya ni Jose Alejandrino, isang mag-aaral ng hinyera sa Belhika, at tinanong siya ng ganito, "Ano ang pananaw mo sa Amerika?" "Amerika?" tugon ni Rizal. "Isang malayang bansa, subalit para lamang sa mga puti." Ang aking interpretasyon at pananaw sa ariling ito at sa mga nasabi ni Rizal ay hindi natin may pagkakaila na hanggang ngayon, kahit gaano kalaki, kaganda o ganoon karami ang oportunidad sa bansang Amerika, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga puti sa iba't ibang lahi doon. Hindi rin natin may isasantabi na doon ang galing at nakilala ang Estados Unidos. Ang paglalakbay ni Rizal sa Estados Unidos ay isa na ngayong kasaysayan at aral sa atin, na kahit gaano kaunlad ang isang bansa, mayroon pa rin itong bahid ng di pantay na pagtrato sa ibang tao. Giancarlo C. Manuba at tatalakayin ko ang paglakbay ni Rizal sa London. Matapos bumisita ni Rizal sa Amerika, nanirahan siya sa Londres, Inglaterra mula Mayo 1888 hanggang Marso 1889. Dito, ligtas siyang nanuligsa sa kalupitan ng mga Kastila dahil na rin sa kalayuan ng lugar. Pansamantala siyang nanirahan sa tahanan ni Antonio Maria Regidor. Pagkaraan ay lumipat siya sa tahanan ng mag-anak na Becket pagkat malapit ito sa Museo ng Britanya. Sa mukay ni Blumentritt, minarapat niyang manirahan sa syudad na ito sapagkat sa museo ng naturang syudad ay matatagpuan ng sucesos de las Islas Filipinas o mga makasaysayang pangyayari sa isla ng Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga na dating gobernador general o gobernador ng Pilipinas. Ang aklat na ibukol sa kabihasnan ng mga katutubo ng Pilipinas ng datnan ng mga Kastila at pati na rin ang kasaysayan ng kapuluan sa ilalim ng dayuhang namamahala. Unang nalimbag ang naturang aklat sa Mexico noong 1890. Ang pagkasaling sa Ingles ay ginawa ni Lord Stanley noong 1868. Binigyan ni Rizal ang aklat na 679 o 679 na mga puna at paliwanag. Ilan sa mga binigyang pansin ni Rizal ay ang mga sumusunod. Una,
Ang mga sumama sa paglalakbay ni Magallanes ay binubuo ng hindi lamang mga Kastila, kundi pati mga Portugues, Malayo, Negro at iba pa. Pangalawa, si Villalobos at hindi si Legazpi ang nagbigay ng pangalang Pilipinas. Pangatlo, ang Maynila ay tinatag noong 1571 o 1571 at hindi 1572 na 1572. Pang-apat, si Legazpi ay nakarating sa Cebu noong 1565, 1565 at hindi 1564 o 1564. Panglima, hindi lahat ng mga tao sa Pilipinas ay kumikilala sa kapangyarihan ng Espanya, sapagkat ang mga Muslim sa Mindanao ay hindi palatan at pamalagiang nalupig ng mga Kastila. Bago sinulat ni Rizal ang pagbabasa at pagbibigay puna ng aklat na ito ni Dr. Morga, tinapos niya ang pagsasali ng fairy tales ni Hans Christian Andersen na sinimulan niya noong 1886. Nasa Londres din si Rizal nang isinulat niya ang liham ng kababaiyang taga-Malolos na batay sa udyok ni Marcelo H. Telblar. Sinulat ni Rizal sa wikang Tagalog, sa liham na ito pinuri niya ang pambihirang panindigan at katapangan ng mga kababaiyang taga-Malolos dahil sa kanilang hangarin na magtayo ng paaralan para sa mga kababaihan. Ipinahayag din niya rito ang katangian ng mga babaeng Pilipina at pagkakaiba nila sa mga babaeng taga-ibang bansa. Tinalakay din niya ang tungkulin ng isang babae sa kanyang asawa, mga anak at sa bayan. Nakatanggap din si Rizal ng ilang malulungkot na balita buhat sa Pilipinas. Mga ilan ay mga sumusunod. Una, ang pag-uusig sa mga magsasaka sa Kalamba kasama ang kanyang mga pamilya at kamag-anak dahil sa kanilang tapang at sa tapang na paghingi ng reformang pansakahan. Pangalawa, pagpapatapon ni Gobernador General Valeriano Weyler kay Manuel A. Hidalgo, asawa ni Saturnina sa Bohol na hindi idinaan sa paglilitis. Pangatlo, pagkakaaresto at pagkakakulong ng kaibigan niyang si Laureano Viado, mag-aaral ng kursong medisina sa Universidad de Santo Tomas o UST dahil sa kanyang bahay na natagpuan ang kopya na aklat ni Jose Rizal Nonoli Mitangere. Nabalitaan din niya ang ukol sa petisyong inihain ni Doroteo Cortes Tanyag na Mason at abogado kay Jose Centeno, gobernador sibil ng Manila noong Mayo 1888. Ang kasabing anti-friar petition ay sinulat ni Marcelo H. Del Pilar at nilagdaan ng 800 na makabayan. Ito ay pinatutungkol sa pagpapaalis sa mga praile kabilang na sina Arzobispo Pedro Payo na isang Dominikano ng Manila. Nilisan ni Rizal ang Londres sapagkat ang isa sa mga anak na dalaga ni Ginang Becket na si Gertrude ay nagkakaroon na ng pag-ibig sa kanya. Hindi niya nais na dayain ang dalaga sapagkat mas matimbang pa rin ang kanyang pag-ibig kay Leonor Rivera. Marami pang naisulat si Rizal sa panahong ito kasama na ang Labision del Rey Rodriguez bilang kasagutan sa mga artikulong ipinalathala sa Barcelona na sumasagisag o sagisag panulat na Dimasalang. Isa pang satili ko ang nasulat ang por telepono noong 1889 na laban kay Padre Salvador Font, ang paring namuno sa komisyon at nagsulat ng di mabuti ukol sa nobela na Noli Metangere. Ako po si Julius G. Manaloto at ngayon tatalakayin po natin si Rizal patungo sa Dulcel na Kabisera ng Belica noong 1890. Binatikos ni Rizal ang pagsusugal ng mga Pilipinong nasa Madrid. Juan Luna at Valentin Ventura ang nagbalita kay Rizal na ang mga Pilipino ay lapis na susugal sa Espanya. Mayo 28, 1890, sumulat si Rizal kay M.H. Del Pilar para paalahanan ang mga Pilipino sa Madrid.
Papa. Papa ng Roma, tawag ng mga Pilipinong sugaron sa Madrid. Mga masamang balita mula sa bayan. Suliraning pang-agraryo sa Calamba ay lumala. Inaasan ng mga namamahala sa Asyendang Dominico ang upa. Nagsampa ng kaso ang Ordeng Dominico para mabawi sa Pamilyang Rizal ang kanilang lupa sa Calamba. Si Pasha Tonio Lopez, asawa ni Narcisa, at Silvestre Ubaldo, asawa ni Olimpia, ay ipinatapon sa Mindoro. Sa Bohol naman, ipinatapon si Manuel T. Hidalgo, asawa ni Saturnina. Noong Hunyo 6, 1890, sumulat si Rizal sa kanyang kapatid na si Soledad. Mga artikulong nailathala sa La Solidaridad. Sumulat si Rizal ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Ang una ay La Defensa, para sa La Defensa, Abril 30, 1889. Pangalawa, La Verdad para Todos, ang katotohanan para sa lahat, noong Mayo 31, 1889. Pangatlo, Vicente Barantes o Teatro Tagalo, Hunyo 15, 1889. Pang-apat ay Una Profanasyon o Isang Paag Lalapastangan noong Hulyo 31, 1889. Ang lima ay Verdades Nuevas, mga bagong katotohanan noong Hulyo 31, 1889. Pang-anim, Crueldad, mga kalupitan noong Agosto 15, 1889. Pang-pito, Diferencias, mga di pagkakasundo noong September 15, 1889. Ikawalo, Inconsequentias, mga walang halaga, November 30, 1889. Pang-siyam, Lianto Wairisas, mga luha at katatawanan, noong November 30, 1889. Ingratitudes, kawalan ng utang na loob noong Enero 15, 1890. Ako si Ginoong Anthony T. Suba at iulat ko ang paglalakbay ni Rizal sa Madrid noong 1870 hanggang 1871. Dumating si Rizal sa Madrid noong Agosto 1890. Sinikap niyang makamit ang katarungan para sa kanyang pamilya at kababayan. Nilapitan niya kaagad ang Asosiasyon Espanyo-Pilipino na naitatag ni Miguel Morayta at mga pahayagang liberal na tulad ng La Justicia, El Globo, La Republica, El Resumen, at marami pang iba. Kasama sina Marcelo H. Del Pilar at Dr. Dominador Gomez, mga kalihim ng Asosiasyon Espano-Pilipino, pinarating ni Rizal sa ministro ng mga kolonya ng nasi Senior Fibe ang kawalang katarungang pagpaparusa ni Gobernador General Valerino Weyler ang mga Dominicano ng mga mamayan ng Calamba. Nilapit din niya ang mga Kastilang liberal na dating kasapi ng ministro na sina Becerra at Maura. Ngunit simpatsya lamang ng mga ito ang natamo niya. Ang pahayagang El Resumen naman ay nagbigay lamang ng komentaryo na ang mga bagay na ito ay bahagi lamang ng patakaran ng mananakop na Kastila, kaya nararapat na buksan na lamang nila ang kanilang palad at magkibit-balikat sa anumang nangyari. Mula sa Lightmerts, nang mabalitaan ni Blumentritt ang naganap kay Rizal, pinayuhan niya itong lumapit kay Reina Maria Cristina at ilahad niya rito ang kanyang pinakikipaglaban. Ngunit hindi rin niya ito nasunod. Wala siyang mga makapangyarihang kaibigan o sapat na salapi para mapaglapit niya sa kanya. Bago matapos ang taong 1870, nagkaroon ng di inaasahang kompetisyon sa pagitan ni Rizal at Del Pilar ukol sa pamumuno. Si Rizal ay kilala sa kanyang katalinuhan at si Del Pilar naman ay sa kanyang prestiyosong bilang abogado.
at bilang patnugon sa La Solidaridad, nikayat ni Rizal ang kanyang mga kasamaan sa propaganda na tularan at tsakapin ang mga idealismong kanyang pinaliniwalaan upang itaas ang antas ng dignidad ng samahan. Hindi lahat ng kasamahan ni Rizal sa propaganda ay may gayong paniniwala. Nais pa rin nilang ibang kasapi na magkaroon ng panahon sa pag-inom ng alak, pagsusugal, at pagliliwaliw. Dahil sa di pagkakaroon ng unawaan bukol sa alituntunin, dapat ipatupad ng mga kasapi ng La Solidaridad nagdaos ng halalan ang mga Pilipino sa Madrid. Ginanap ang halalan noong unang linggo ng Pebrero, 1871. Nahati sa realista at pilarista ang pangkat. Layunin ng halalan na piliin ang karapat-dapat na responsable, na siyang mamamahala at magpapatakbo ng samaan o komunidad sa mga Pilipino sa Madrid. Napagkasunduan nila na kailangan ang 23 boto sa kabuuan upang maitatag sa gayong posisyon. Nakakahigit sa boto si Rizal sa unang araw ng halalan, subalit hindi pa rin ito makakaabot sa pinagkasundo ang bilang ng boto. Ganun din ang nangyari ng ikalawang araw ng halalan. Dahil dito, hinamok ni Maria Ponce ang ibang pilarista na ibigay kay Rizal ang kanilang boto para sa ikakatibay ng samahan. Sa ganitong pangyayari, takamtan ni Rizal ang kinakailangang 23 bahagi ng boto upang maluklok bilang responsable. Ngunit si Rizal ay taong may pagpapahalaga sa dangal at dignidad. Magalang niyang tinanggihan ang posisyon kaysa maging sanhi siya ng pagkakawatak-watak ng kanyang mga kababayan sa Madrid. Huminto na rin siya sa pagsulat ng artikulo para sa La Solidaridad. Pinapakiusapan siya ng kanyang mga kaibigan sa Espanya upang ipagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat. Ang kanyang mga artikulo ay inaabangan ng mga tao sa mga bansa sa Europa. Dahil sa unti-unting paghina ng La Solidaridad, sinulatan ni Marcelo H. Del Pilar si Rizal noong Agosto 7, 1871 upang humingi ng paumanhin sa hidwaang namagitan sa kanilang dalawa. Hiniling din niyang mabalik na ito sa pagsusulat ng artikulo sa La Solidaridad. Pinaliwanag ni Rizal na wala siyang anumang pagtatampo rito. Hindi siya nakakasulat sa nasabing pahayagan sapagkat abala siya sa kanyang nobelang El Filibusterismo o ang paghimagsik. Nice din ni Rizal na bigyan ang iba ng pagkakataon para makasulat. Sa kanyang pananaw, mas mabuti kung hindi siya makikialam upang manatili ang pagkakaisa ng mga kasapi ng samahan. Sinimulan ni Rizal isulat ang nobelang El Filibusterismo sa Kalamba noong Oktubre 1887. Natapos niya ang manuskrito nito noong Marso 29, 1891. Despiras ng paglisa niya sa Biarritz patungong Paris. Ngunit gaya ng naranasan niya sa pagpapalimpag ng Noli Me Tangere, inapos muli siya sa puntustos sa El Filibusterismo. Umayag ang imprenta na kahit bayaran sila ng patingi-tingi, ngunit ang salabing nalikom niya sa pagsasanla ng singsing na ibinigay sa kanya ni Saturnina ay hindi rin nakasapat sa halaga ng paglilimbag. Labis na ang ginawa niyang pagtitipid upang may magamit sa pag-imprenta ng El Filibusterismo. Naisulat niya sa kaibigan niyang si Jose Maria Basa na noon ay nasa Hong Kong. Naisanla niya na alat ang kanyang alaas at naninirahan siya sa mumurang kwarto at kumakain sa mumuraing restaurant. Nalaman ni Valentin Ventura ang suliranin ni Rizal. Si Ventura ay nasa Paris noong mga panahon na yon.
Nagpadala siya ng kinakailangan sa lapi kay Rizal upang matapos ang paglilimbag ng El Folibisturismo. Ang aklat ay lumabas sa imprenta noong September 18, 1891. Iandog niya ang nobelang ito sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Kaagad na nagpadala ang dalawang kopya ng aklat si Rizal sa Hong Kong para kinabasa at isa pang kaibigan niya roon na si Sexto Lopez. Ibinigay naman niya kay Ventura ang manuskrito ng El Folibisturismo. Sinamahan pa niya ito ng isa pang kopya ng aklat na nilagdaan. Nais sana ni Rizal na sumulot ng isa pang nobela na kung saan ay etika at hindi politika ang magiging pangunahing diwa. Pagtutuunan niya ng pansin ng mga kaugalian ng mga Pilipino, inaasahan niya itong magiging mapanudyo. Mayroon na itong 44 na pahina, 33 sentimetro, 21 sentimetro, wala itong pamaga. Ang nobela ay nagsimula sa libing ni Prinsipe Tagolima, anak ni Sultan Zaid ng Ternate. Sa mapalad na bato, sa pangpang ng ilog Pasig, nadagip noon ng mga Espanyol ang Sultan sa Malucas at dinala sa Maynila. Nangako sila ng mabuting trato, ngunit hindi tumupad ang mga Kastila. Isa-isang namatay ang kanyang mga kaanak. May iba pang dinatapos na nobela si Rizal. Isa na rito ang Makamisa. Ang nobelang Tagalog na ito ay may estilong mapanudyo. Inilalaad rito ang iba't ibang gawin ng mga tao pagkaraan idaos ang misa. Ang manuskrito ay may 20 pahina, 34.2 cm at 22 cm. Dalawang kabanata lamang ang natapos. Nasimulan ni Rizal ang isang nobela sa Espanyol tungkol sa buhay sa Pili, isang bayan sa Laguna. Hindi niya nalagyan ito ng pamagat. Ang manuskritong ito ay hindi rin niya natapos. Mayroon itong 147 pahina, 8 pulgada at 6.5 pulgada. Isang nobelang walang pamagat ang hindi rin natapos ni Rizal. Ito ay tungkol kay Cristobal, isang mag-aral na kababalik lamang buwat ng Europa. Binubuo ito ng 34 na pahina, 8 at isang kalahating pulgada at 6 at 14 na pulgada. Sa dalawang kwaderno na umpisan sulatin ni Rizal ang isa pang nobela, ang unang kwaderno ay may 31 pahina, 35.5 cm at 17 cm. Ang pangalawang kwaderno, mayroon naman 12 na pahina, 22 cm at 17 cm. Gumagamit siya ng mga tauhan na sa langit. Inilarawan din niya ang kalungkutan na kondisyon ng Pilipinas. Nilisan ni Rizal ang Marcelles noong October 1891 upang magtungo sa Hong Kong. Dala niya ang isang sulat ng rekomendasyon ni Juan Luna para kay Manuel, isang Pilipinong naninirahan sa Singapore at ang mga 600 CP ng El Folibisturismo. Sa paglalakbay na ito, kalubilo niya ang ibang paserong nagbuhat sa iba't ibang panig ng Europa. Siya ay kinalugdan ng kanyang mga kasamaan dahil sa kanyang kaalaman sa iba't ibang wika. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si John Kevin Sisone at aking tatalakayin ang buhay ni Dr. Jose Rizal sa bansang Hong Kong noong 1891. Dumating siya sa Hong Kong noong Nobyembre 20, 1891. Malugod siyang sinalubong ng kanyang mga kaibigan kasama na si Jose Maria Baza. Nanahanan siya sa ikalimang palabag daanang D. Aguilar pagkaraang nanirahan siya sa Retnacela Terrace at nagbukas ng klinika para sa may sakit sa mga mata. Tinulungan siya ni Dr. Lorenzo P. Marquez, isang manggagamot ng Portuguese. Sa Hong Kong, patuloy na nakakatanggap si Rizal ng malulungkot na balita buhat sa kanyang bayan gaya ng kolera, pag-ilit sa kanilang ari-arian at pang-aabuso ng mga praile. Dahil dito, sumulat siya noong Disyembre 1, 1891 sa kanyang mga magulong at humingi ng kapahintulutang makabalik sa Pilipinas. Nagkataon naman sa araw din iyon, sinulatan siya ng kanyang bayaw na si Manuel T. Hidalgo at ibinalita ang deportasyon ng 25 katao sa Calamba kasama ng kanyang ama, sina Neneng, Sisa, Lucia, Pasiano at lahat kami. Bago sumapit ang Pasko ng 1891, dumating sa Hong Kong ang kanyang ama,
kapatid na lalaki at bayaw na si Silvestre Obaldo. Di nagtagal ay nakarating din ang kanyang ina at mga kapatid na babae, sina Lucia, Josefa at Trinidad. Napag-alaman ni Rizal na noong nakaraang taong 1890, dinakip ang kanyang ina ng mga gwardiya sibil sa bintang na di nito paggamit ng apelyidong Reolanda. Pinaglakad ang kanyang ina na may 65 taong gulang na mula Maynila hanggang Santa Cruz, Laguna. Sa awa ng gobernador ng Laguna sa nangyari sa kanya, siya ay pinalaya. Ang Pasko ng 1891 ay lubhang napakasaya para sa pamilya Rizal. Ang bagay na ito ay naisulat ni Rizal sa kaibigan niya si Blumentritt. Ikinalugod ni Rizal ang balita mula kay Mariano Ponce ukol sa pagtatanggol ni Padre Vicente Garcia sa nobelang Noli noong ika-7 ng Enero 1891. Sinulatan niya ang nasabing pari at ipinahatid niya ang kanyang pasasalamat. Sa kabila ng mga gawain niya sa klinika, nagawa pa rin isalin ni Rizal ang The Rights of Man or iprinoklama sa Rebolusyong Pranse noong 1789 sa wikang Tagalog. Taong 1891 din nang isulat niya ang A la Nation Española or para sa Nasyong Espanyol. Ito ay paghiling sa Espanya na isaayos ang problema ng mga nangungupahan ng lupa sa Calamba. Nakapagpadala rin si Rizal ng ilang artikulo sa pahayaga The Hong Kong Telegraph na pinatugutan ng kanyang kaibigan si G. Fraser Smith. Nakarating ang mga sipi ng pahayagang ito sa Pilipinas. Nang malaman ng pamahalang Kastila na nagpapalaganap ang mga kaisipan ni Rizal sa pamamagitan ng pahayagang ito, ipinagbawal na nila ang distribution nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Merrick Joseph Maderas. Narito ako upang ituloy ang kwento ni Rizal sa paglalakbay niya sa bansang Hong Kong. Noong Marso 2, taon 1892, isinulat ni Rizal ang unang bisita a la Victoria Gaol. Ito ay isang paglalahad na ukol sa una niyang pagdalaw sa bilangguhan ng Hong Kong. Naipakita niya ang makabago at makataong sistemang pambilangguan ng mga Ingles na kaiba sa klase ng sistema sa Pilipinas. Hinihingi ng pagkakataon ay kailangan magbalik sa Pilipinas si Rizal. Sa kabila ng pananagumpay sa kanyang profesyon, inanais pa rin niyang lisanin ang syudad na ito. Sa ikalawang pagkakataon, gumawa ulit ng liham si Rizal para kay General Despuol sa kanyang proyekto at plano na may tatag ang La Liga Pilipina. Ang La Liga Pilipina ay naglalayong naharapin ang mga may kapangyarihan dahilan sa mga paratang sa kanya at tuluyan ng matigil ang pagpaparusa sa kanyang pamilya at mga kababayan. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi tumugon si General Despujol sa liham ni Rizal. Upang labis na maunawaan at maintindihan, isinulat ni Rizal sa dalawang wika ang nais nitong iparating, sa wikang Pranses at Espanyol. Colonization do British North Borneo for the Families de las Philippines, sa wikang Pranses. Proyecto de Colonization de British North Borneo for los Filipinos, sa wikang Espanyol, na ang ibig sabihin ay ang proyekto ng kolonisasyon ng North Borneo sa Pilipino. Noong Hunyo 1892, ay lathala ang sinulat ni Rizal sa malapad na papel sa Hong Kong, ang La Mano Roja, na ang ibig sabihin ang pulang kamay. Ito ay tumatalakay sa pagkondena niya sa madalas na pagsadya ng sunog sa Maynila. Ang pagtatag ng La Liga Pilipina, isang samahan ng mga makabayan Pilipino para sa layunin ng Pasibiko ay orihinal na idea ni Jose Mabasa. Ngunit si Rizal ang sumulat ng konstitusyon nito at nagtatag. Para maikubli sa pamahalaan Kastila ang pinanggalingan nito, isinulat nila rito na ito ay inilimbag sa London Printing Press.
Number 25, Galya Kulug, London. Ang mga kopyang konstitusyon ng Liga ay pinadala ni Rizal kay Domingo Franco, isang kaibigan sa Maynila. Sa ikatlong pagkakataon, nagpadala ulit ng sulat si Rizal kay Gobernador General Julio Despujol noong Hunyo 21, 1892 upang pakiusapan siyang patawarin ang kanyang ama at mga kaanak sa usapin lupa sa Kalamba at ipaalam na siya ay babalik. Inilagay niya rin ang kanyang sarili ilalim ng proteksyon ng pamahalaan ng Espanyol. Noong araw ding iyon, ninisan ni Rizal at ng kapatid niyang si Lucio Balo ni Herbosa ang Hong Kong. Dala nila ang permisong ibinigay ng Espanyol na Konsul General sa Hong Kong. Ang Konsul General din ito ang nagbigay ng alam kay Gobernador General Despujol na si Rizal ay pumasok sa bitag. Nang malaman ng pamilya ni Rizal ang planong pagbabalik niya sa Pilipinas, nangangamba ito sa kanyang kaligtasan dahil baka ito na ang huling paglalakbay at maging mitsyan ng kanyang buhay. At dito na natatapos ang aming ulat na ikalawang paglalakbay ni Dr. Jose Rizal. Naway may naiwan kami sa inyo na kahit konting kaalaman man lang. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat and God bless.